sa may kapasitor na 10UF. So ayan na guys, 194 ang nasukat natin kanina, 753. Ngayon kasukat tayo ng 193.94. So tingnan natin yung screen. Tingnan natin yung screen guys. Yan. Hello guys, may gagawin tayo ngayon na isang CRT TV na Samsung. Yan, flat slim na CRT TV. Flat ang screen, ang sabi na mayari, nagpa-power lang daw yung kanyang TV. Minsan may display daw, minsan nawawala. So, wala. So, subukan natin kung totoo ba yung sinabi niya. So, isaksak natin. Isaksak natin kung totoo ba yung sinabi niya. O natin. So, yan. Nagpa-power siya, guys. Nag-bling-bling. Parang may kumislap sa gilid ng tube. So, walang display guys. Wala talaga. Buksan na lang natin to guys. Tingnan natin sa loob kung anong problema nito. Kung bakit wala siyang display nga, nagpa-power lang. So, buksan natin. Yung binuksan ko guys, daming alikabok. Maraming alikabok dyan oh. So, tingnan natin to kung meron bang nasira na pisa dyan. Daming halikabok guys. So yan. Tingnan natin dito kung may mga lubo ba na ano, nalubo na kapasitor. So wala naman tayong nakikitang nalubo dito. So tingnan natin yung ano, yung mga paan ng ano, baka mayroong na loose contact. Minsan na loose contact yung board guys. Hindi pa to napaayos guys. Wala pang umayos nito. Wala pang nag-ayos nito guys. Makita mo naman dyan sa board. Ako pa ang nakaayos nito. So, hihinangin ko muna yung mga na-loose contact guys. Kasi ang daming hihinangin natin. So, hihinangin ko muna yung mga na-loose contact dito. Ang dami. Baka ito ang dahilan kung bakit wala tayong nakikitang mga display dito.
So subukan natin kung may i-checking voltage muna tayo. Subukan natin kung may meron pa tayong nakukuhang mga supply. Minsan pag walang display, walang supply. Subukan natin mag-checking voltage. So subukan natin mag-checking voltage guys, kung may masukat tayo na B plus dito. So iyon natin. Subukan natin kung may makuha tayong B plus dito. Parang ito ata yung B plus. Pa natin na ano yung ano. Yan. So subukan natin kung may B plus. Parang hindi pa na yata na open ah. Yun, una natin. So yan. So subukan natin kung mayroon ba tayong nakukuhang B plus. Mayroon tayong nasukat na B plus. So may nasukat tayo 122 volts dito sa may ano, sa may sounds. So 13 volts sa may sounds, dito sa may tuner. So 16, 17, 5 volts. Parang kulang ata yung ano. Dapat 32 to. Bakit 17 lang nasukat natin? So siguro hindi nag-oscillate guys. Kaya ganyan yung nasukat natin. So hinangin ko muna yung ano dito. Yung mga paan ng mga pisa at saka yung IC dito, hinangin ko muna to guys. Baka ano lang, shorted lang mga supply kasi nang marami tayong ihinangin. Pagkatapos ihinangin natin, subukan natin uli. So, hinangin ko muna yung ano dito guys, yung mga nalos contact. Hinangin ko muna to. At pagkatapos, isusubukan natin uli. Hinangin ko muna to guys. Tapos natin mahinang to. Susubukan natin kung lalabas na ba yung ano, yung display sa screen. So, nahina ko na lahat guys. Pati dito sa may CRT.
Nihinang ko din. Yan o. So, subukan natin uli. Saksak natin. Yan. Tingnan natin kung may meron ng ano screen. Umiilaw naman yung kanyang heater. Yan, umiilaw naman yung heater niya. So wala pa ring display dito sa screen, guys. Walang raster. So susukatin natin uli. Tingnan natin yung 200 volts dito sa may flyback, kung meron bang, kung ilan ba yung supply. Sukatin natin uli. Tingnan natin yung 200 volts, guys. Dito muna sa may ano, sa may B plus. Tingnan natin kung ilan ba dito. So meron naman siyang 123 volts. Tingnan natin dito sa may ano, sa may 200, sa may kapasitor. Dito sa may 250. Parang wala ata tayong nasukat dito, ah. Dito. Wala tayong nasukat dito, guys. Ah, wala lang, guys. Nasukat natin dito. 52. Parang 52 na lang yung ano na to dito nasukat. Ano? Yan o, 53 volts na lang yung nasukat natin dito. 53 volts na lang. Wala tayong nasukat na ano, 250 or papatayin muna natin, guys. Siguro sira yung kapasitor dito. Itong kapasitor na to na 250 volts. Sira siguro 250 volts na tinuip, guys. Tatanggalin natin yan. Tanggalin natin to. Tingnan natin kung good pa yung kapasitor. Parang ang nasukat natin 53 volts ba yun? Dapat ito sa may, kasi ang linya dito 200 volts yung ano linya papuntang kapasitor na 250 NTUF. So tatanggalin natin yung kapasitor, tingnan natin kung good pa yung kapasitor. So ito yung kapasitor, guys. Yung kapasitor dito natin tinanggal sa may ano na yan, sa board. So ang ano nito, to 50 volts TNUF. So tingnan natin sa may digital tester kung ilan ba yung ano. Tingnan natin dito. Yan, ilagay natin sa may kapasitor.
Nasira yata yung ating digital, guys. Nag-i-error. Ilagay natin sa may capacitor. Yan. Kita ba? Yan. So, sukatin natin kung may meron bang makakuha tayo ng ano, PNUF. So, wala tayong nakuhang PNUF, guys. I-zoom natin para makita nyo talaga. Yan o. Yan, nakasilik ng kapasitor yan. So, itis natin. So, wala tayong nakuwang ano, PNUF. So, sigurado, sira to, guys. Wala tayong nakasukat ng PNUF. So, sira yung ano, kapasitor. Sira yung 250 volts in PNUF. So, kukuha lang ako ng isang kapasitor, guys. So, ito na. Ano ito siya? 250 volts. 250 volts, 10UF. Yan o. So, susubukan natin to kung good pa to. Ayan, guys. 10UF. So, good to, guys. Nakasukat tayo ng 10UF yan, o. Yan ang 10UF. 10UF. So, good yung kapasitor na to. Yung isa na kinuha natin doon sa may, ano, board. Ito siya. So, wala. Sira yung kapasitor na to. Wala tayong nasukat na 10UF. So, sira to, guys. Papalitan natin ng kapasitor. Ito yung ikabit natin. Ito yung ikabit natin. So, ikabit natin dito. Ilagay muna natin to sa ano. Dapat yung guide, guys, pariha. Huwag tayong magkamali sa paglagay ng kapasitor. Baka mabaliktad. Talagang puputok to pag mabaliktad natin. Hinangin muna natin, guys. So, ito na. Susubukan natin. So, ito na yung ano, pinalitan natin ng kapasitor na yan. Ito. So, i-check natin yung voltahe. I-check natin yung voltahe, guys. Kung okay na ba yung ano, yung voltahe diyan sa may ano, sa may 200 volts.
So isaksak natin uli. O natin. Susukatin natin kung ilan ba yung ano supply sa may dito sa may kapasitor dito sa may ano 122 123 dito sa may ano sa may kapasitor na 10 UF. So ayan na guys, 194 ang nasukat natin kanina, 753. Ngayon kasukat tayo ng 193.24. So, tingnan natin yung screen. Tingnan natin yung screen, guys. Yan! Okay na, guys. Meron na siyang raster. Meron na siyang raster. Okay na. Lalabas na yung ano dito, yung mga picture. So, kapasitor lang pala yung nasira, guys. Ito lang yung nasira kasi wala siyang display at thruster. So nasira na to. Wala nang kung sa battery pa, wala nang charge. Discharge na yung ano. Wala nang laman yung loob nito. Kung sa battery pa. So ito lang yung nasira, guys, at ito lang yung pinalitan natin. So patayin natin. Balik muna natin yung board diyan sa ano. Paplastar muna natin. So ayan, isaksak natin uli, guys. Yan, naka-power on na. So tingnan natin yung screen. So yan, guys. Okay na. Okay na yung screen. So ang ginamit nila dito, guys, signal. So ibibideo natin. Parang walang battery ata. Silik natin sa video, guys. Yan, naka-video na siguro yan. Video na yan. So lagyan natin ng ano, ng RCE wire para maka-video. Lagyan natin ng signal. So yan na, oh. So lagyan natin ng sound. So i-volume natin yung ano. I-ilisan natin ng ano, ilisan natin ng ano, guys, RCE, walang sound. Board, diver, revive on the board. Experience the fun, Ulan and Paul Taken. So yan, guys, okay na. Punta Lang Dito Sa TV 5 Media Center, Wednesdays to Fridays, 3 PM to 5 PM. You can also ito send your audition video to Gimme 5. Problema niya, guys, yung kapasitor. Ito lang yung pinalitan natin. Malinaw yung ano, yung kanyang screen.
See you Sagimi 5. Laban, Laban Lane. Ilipat natin ng ano. So, okay na guys. So kung hindi pa kayo naka-subscribe, please subscribe and click lang yung ating notification bell para sa susunod natin yung video, updated din kayo. Hanggang dito na lang ang ating video guys.